I'm so sorry kasi nasira yung stand. What? So medyo malikot. Baka mas light vertigo kayo. Disclaimer, hindi po ako spy. I'm not a lawyer nor a legal advisor. The information and resources provided on this video are for general informational purposes only. Familiar din po ako sa secondary inspection. So once, napadpad din po ako sa secondary inspection. And papunta po ako ng Shanghai and I never heard anything about offload. So wala po akong idea talaga na may mga ganun. Hindi naman po ako na-offload. So, yes! Paano ko nalusutan? Kailangan mo lang talagang ipakita yung mga documents na hinihingi po nila. Ang sitwasyon ko po noon is, papunta ako ng Shanghai for 30 days. So, tinanong po ako ilang days. Ang tatanungin ka, purpose of your travel, so vacation, and for tourism. Then, how many days or how many weeks? Sabi ko, 30 days. So, that is questionable, 30 days. So, wala ka bang trabaho? Pag sinabi mong 30 days, 1 month. So, ibig sabihin, walang trabaho naghihintay sa'yo dito. So, tinanong nila yung work ko. Yung work ko is online. Of course, sa 30 days, kailangan meron kang financial capacity sa lahat ng mga magagastos mo sa pagta-travel. Sa secondary inspection, hiningi lang sa akin yung copies ng aking income or yung salary ko ng 3 months. So, para mas masiyahan sila, binigay ko yung from January to June kasi June ako umalis. So, binigyan ko sila ng copies na meron ako from January. Ang aking airline noon is Philippine Airlines. So, sabi nila, ma'am, punta po kayo dun sa office ng Philippine Airlines kasi yun po ang aking sasakyan. And ipiprint lang nila yung copies ng aking income. So, yun, afternoon, nung na-provide ko naman, so sabi, okay po ma'am, dito na lang kayo dumaan. Meron silang pintuan doon na paglabas mo, parang portal na siya. Hindi ka napipila sa kung saan-saan. Kasi nga, magbo-boarding ka na rin eh. May boarding pass ka na, so okay ka na sa immigration. So yung security check na lang, then diretso na sa boarding gate. So mas mabilis yung pinto nila doon, yung dinadaanan, after ng secondary inspection. So yung Shanghai ko before pandemic pa yon, 2019. And after that, after Shanghai, nag-Japan pa ako ng 2019 ulit, September. So sa Japan, kung may visa ka, smooth naman, wala namang hiningi or tinanong na kahit na ano sa akin papuntang Japan. After pandemic, July 2023, papuntang Malaysia. After pandemic, so first time ko na naman mag-travel from 2019, after ng pandemic, okay naman yung papuntang Malaysia. Ang sorry pa nga no, so nakikita namin yung mga nasa unahan at kung sino yung mga strict. Makikita mo kung sino yung strict na immigration officer. So may iniiwasan kami doon na officer na sana hindi tayo matapat doon. At fortunately, doon ako natapat sa babaeng maraming hinahanap doon sa mga nauna sa amin. Meron pa siyang na-offload. Ilan yung na-offload niya or ilan yung pina-secondary inspection niya bago ako. So, ako na. Nag-break na. Nakakatawa kasi nag-break pa siya ng ilang minutes. So, sabi ko, ay, wala na siya. So, sa iba ako mapupuntang inspection. Sa iba ako mapupuntang officer. Bumalik siya nung ako na yung sunod. So, napakaswerte ko. Sa kanya na naman, sa kanya pa rin ako napunta. So, ayun. Pagdating ko, so, passport. Pag nasa window ka na ng immigration officer, iaabot mo lang yung passport mo and your boarding pass. Kung anong hihingin sa'yo, like your return ticket. Saka mo lang ibibigay kung ano yung hihingin sa'yo after mo maibigay yung passport and your boarding pass. Ni-remind lang niya ako na, mama, expire na po yung Schengen visa niyo. Sabi ko, okay po, thank you. So, nag-remind lang siya na kung kailan ma-expire. May valid visa pa ako ng Schengen visa. Nag-remind lang siya na ma-expire na siya. Then, tinanong lang kailan po ang balik. Gano'ng katagal po kayo dun sa Malaysia, yun, tinataka na, okay na siya.
yung experience naman ng kasama ko going to Malaysia, first time niya to travel abroad. First international travel niya. So, medyo mahigpit dahil hinahanap, employed siya, hinanap yung kanyang COE, kung meron siyang ID. So, wala siyang dalang ID. Hindi naman agad na isi-secondary inspection ka na. So, kung meron ka pang possible na pwedeng ipakita sa kanila na employed ka, papayagan ka naman nilang makapag-travel. So, napakita naman niya yung iba pang sources or iba pang ibang option pa na ma-prove na siya ay employed. So, nakaalis naman siya ng very smooth. Napansin ko na pag may visa yung pupuntahan ko, mas mabilis, mas smooth yung immigration inspection. Kasi kung may visa ka, sa pagkuha pa lang ng visa, marami ng mga documents na ipapasa. So, magdo-double check na lang sila or magfa-follow up questions na lang sila kung tama yung mga information. Siguro kailangan na lang nilang i-double check kung tama yung mga information na sasabihin sa kanila. This year, bumalik ako ng Japan. Wala naman naging problema. Very smooth lang. And this year din, nag-Thailand ako. Sa Thailand, wala namang visang kailangan. Thailand, Malaysia, Singapore, parang mas mahigpit sila pagdating doon. Siguro sa dami ng cases ng human trafficking saka illegal recruitment. Napansin ko lang na kapag visa country yung pinupuntahan ko, parang mas smooth yung immigration inspection experience ko. So, wala namang tinatanong talaga. Wala sila masyadong hinihingi or walang, halos walang tinatanong or wala nang hinihingi sa akin ng mga documents. Wala nang hinihingi na kung ano-anong documents. Importante lang talaga yung return ticket at hotel accommodation. Normal naman nakabahan. So, lahat naman siguro ng first-timer na dumaan sa immigration, nakaranas ng kaba. Siyempre, magkakaroon tayo ng konting kaba. Pero kung wala naman po tayong tinatago at genuine yung purpose ng travel, so, wala naman pong magiging problema. Saka, alam naman po nila yun. Nararamdaman naman siguro nila na sincere ang inyong purpose. Your immigration experience may not be the same as ours. Please let me know your thoughts below.